mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis. Magandang hapon pong muli at welcome sa programang Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Kalusugan. At bago po tayo magpatuloy, ay samahan niyo po muna akong basahin ang aklat ng 3 John 1:2. Ano ang sabi po dito ay, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Tayo po ay manalangin. O Diyos naming Ama, tunay nga po na napakabuti mo sa amin. Ikaw po ay aming sinasamba at pinasasalamatang muli sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa amin upang muli ay pag-aralan namin ang mga recipe na makapagpapalusog sa aming mga katawan. Katulad po ng aming nabasa na yan ang ninanais mo na kami maging malusog. Buksan po ang puso't isipan ng aming mga tagapakinig at manunood sa programang ito na magkaroon po ng tunay na gabay sa kalusugan. Samahan po kami ng iyong Holy Spirit at ng iyong banal na presensya. Patuloy kaming linisin ng iyong banal na dugo. Ito po ang aming kahilingan, alang-alang pong lahat sa matamis at mapagmahal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay po, sa atin pong pagpapatuloy ay amin pong binabati ang lahat ng nasa behind the scene ng programang ito, lalong-lalo po sa pangunguna ng ating director na shout out kay Dondon Argente at sa ating technical si Sister Chinchin Pansito. Binabati din po namin ang si Sister Bernadette Bedbed o ang Escoces family. Shout out po sa inyong lahat. At si Lisa Marie Abakan, si Maria Ana Patalinghug, ang amin pong head ng health. At shout out din po sa aming presidente ng AS, Elder Sam Patalinghug. Kumusta po kayo dyan? At kay Chinchin Pansito. Sa apat na miyembro po ng AS, si Brother Ray Moncada, ang aking inaanak. Brother Ray, kumusta kayo dyan? Brother Aldrin, Brother Lino, at siyempre po si Brother Fernando Camacho. Gayun din ang mga gabay sa kabataan. Sister Sharon De Los Reyes, magandang hapon po. Sister Ma'am Ye De Los Reyes Camacho, magandang hapon din po sa inyo. At ang mga nasa ating mga manunood ngayon, binabati po namin lahat. Ang taga Dasmaji. At narito po ngayon si Sister Doraline. Sister Doraline, ikaw po naman ang bumati sa lahat ng nais mong batiin. Yan, magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay. Muli, na-miss namin kayo dahil ngayon ay last week na ng month na September. So, ito na yung chance or panahon para ating talakayin ngayon. Meron kaming bagong menu. Masarap na menu na may pamagat na power soup. Excited na po ba kayo na makita at matikman
ang power soup. Excited na sila. Narito po ngayon yung power soup na aming inihanda para sa inyo. Ito po ay tunay na nakapagpapalakas. Ano, Sister Doraline? Nakapagpapalakas. Para sa malinamnam. Opo. At ang maganda nito, Sister Doraline, ito ay mura. Sa murang halaga ay magiging malusog ka, at sa murang halaga ay magiging malakas ka. Ano po? At talaga, masarap talaga siya. Alam mo yung lasa niya na simple, pero masaya. Masayang kainin. Tama. Magaan. Magaan sa tiyan, at lalong magaan sa bulsa. Yes. Ano po? Lalong magaan sa bulsa. Kaya, napakasarap. Ate Chinchin, pakita na natin. Ipakita na natin sa kanila. Ayan po. Power soup. Ayan. Ano bang mga ingredients niyan, Sister Doraline? Paki-explain. Siyempre, nandiyan ang buko, ang saging na saba, pinch of salt, Himalayan salt, at ang butternut. Actually, Sister Priya, pwede rin ang, natikman ko din na ang sahog ay gabi. So, masarap din. Na kamote. So, talagang ito ay simpleng-simple. Sino po ba sa inyo ang nakatikim na nito? At alam nang gawin ang soup na ito? Aba, baka may nakatikim na nga niyan. Malamang natikman na yan ni Brother Ray Mokada. At mukhang nasarapan din siya. Ano po? Okay. Ate Chin, natikman mo na rin ba yan? Ha? Yan po ang sabaw. Sabaw ng buko. Anong ginawa mo, Sister Doraline? Siyempre, atin siyang papakuluin. And then, kapag kumukulo na, ilalagay na natin ang buko meat at ganun din ang saba. Or kung gusto nyo, gabi. Masarap din, Sister Doraline, yung gabi. Ano? Yes, lalo na pag makunat-kunat yung gabi, masarap. Kamote rin. Kung halimbawa, sawa na sa gabi, sa saba, pwede rin ba yung kamote? Pwede rin ang kamote. Actually, okay. Alam mo ba, nag-experiment ako. Nilagyan ko ng malunggay. Ayos din, hindi nagreklamo. So, ayan. Papakuluin, at kapag luto na, ating ilalagay ang pinch of salt, o depende sa taste nyo, basta hindi maraming salt. At ganun din, ilalagay natin yung separate kasi kung pinapakulo yung ano, yung butternate. Kasi napansin ko, pag nilagay mo yung butternate sa sabaw ng buko, hindi siya nagpo-color ng ganun. At ang napansin ko, yung sabaw ng buko, hindi siya nag-change. Para siyang nakalak. Iba yung lasa ng saging, iba din yung lasa ng buko. Ayun. Ganun po pala yun. Pero overall, masarap talaga. Wala pa akong narinig or nakilala na hindi siya nasarapan. Tama. Pero dahil masarap itong ating inihanda, gusto ko munang batiin ng magandang hapon si Early 7 Strikeland. Magandang hapon po sa iyo dyan. At sana'y makatikim ka ng aming napaka-healthy na power soup. Ano pa, Sister Doraline, ang ginawa mo dyan? Yan, kumukulo na po. And then, sandali lang po yan kasi madali namang maluto ang saging na saba. Kapag ka ito'y kumulo na, few minutes luto na. Imagine, napaka-simple niya. Hindi ka magigisa, hindi ka magpiprito. Ano siya, simple yet very powerful, very nutritious, at talagang sabi nga yung kung namumroblemang kung anong ipapakain sa nanganak, ito po ay perfect.
Ay, kasi yung mga nagpapasuso. Oo, nagbibigay siya ng lakas talaga sa mga may sakit. Kasi alam mo yun, kahit na wala siyang lasa, malinamnam siya. Oo. Ayun, napaka... Talaga nga po, totoo yun. Kasi nung minsang ako ay nagkaroon ng... Natarangkaso ako, di ba, Sister Doraline? Dahil na-overfatigue kami sa pag-garden. Alam nyo, nilutuan ako ni Sister Doraline ng power soup na yan. Kaya bumalik ang aking dating kalakasan. At salamat sa aking partner na laging handang tumulong sa mga may sakit, sa mga may karamdaman. Kahit gaano pa kalala, walang takot itong partner ko na to. Kahit may COVID, lulutuan kayo at lulutuan niya ng power soup na yan. Ayan po. Ano naman ang benefits, Sister Doraline? Ito na, ang mga benefits niya. Imagine, aids in hydration. Kasi alam po natin, ang sabaw ng buko, yan ay katumbas ng dextrose, high in potassium, low in calories, free of fat and cholesterol, kidney stone prevention, healthier skin. Aba, tunay na napakaraming benepisyo. At syempre, may dagdag pa po yan. Depende po kung ano ang iyong imimix with. Kasi nilagyan natin ng saging na saba, alam natin yun na yun ay... Ito na, ipapakita natin kung ano pa yung benefits ng saging na muna, saba. Sister Doraline, hindi lang pala nakakapagpalakas, nakakapagpakinis pa, healthier skin. Yes. Ang sabi dun sa buko, wow, saan ka pa? Mm-hmm. Ano? Kaya, it's in hydration. Kasi alam naman natin, Sister Freya, di ba, na ang hydration ay isa sa cause kung bakit nagkakasakit. At kung kaya, bakit nangungulubot. Yes. Kung bakit nagkakaroon ka ng makating skin. Dahil lack of water. Dahil alam naman natin na 75% ng body natin is composed of water. Opo. At ang importante sa lahat, low calories. Kasi mostly ang mga tao ngayon aware sa kung ilang calories, kung ano yung hindi nakakapagpataba. So, eto na. Wow, magandang, paborito rin ito, Sister Doraline, Sister Sonia Platon. Yes. Ayan, siya ay nanonood ngayon. Magandang hapon, Kumaring Onya. At narito ang paborito mong power soup. Ayun. Alam mo ba, Sister, usong-uso din ang dengue. So, ito perfect din para sa mga nade-dengue. Dahil talagang magbibigay siya ng energy. Tama. Ay, ano pa yung isang benefits? Yan. Na ingredients. Benefits ng saba. Ayun. Aid in digestion. Help prevent stroke. Improve metabolism. Help boost immunity. Stimulate circulation. Wow, ay talagang ano. Itong pag sasama-samang ito ng talaga, kaya power. Power na power. Power na power. Power soup. Eh, yung isa pang ingredients, Ate Chin. Ano ba yun? Yan. Akalain nyo, yung glutenate na yan na talaga namang nag-i-enhance ang color. Di ba, ang ganda ng color niya. Amazing talaga yung creation ng Panginoon, ano? Akalain mo na may bulaklak na ganyan ng color. Naturally. Mm-hmm. Nag-boost ng brain health. Fight against cancers. Lower blood pressure, helps in diabetes, for general pains and aches. Oh, ano pang hahanapin natin sa ano na yan? Ano, Sister Doraline? Mga simpleng-simple and yet powerful talaga. Ayun. At saka talagang mga kaibigan, mga minamahal naming manunood, ay tunay pong ang Panginoon ay napakabuti sa ating lahat. Sapagkat kung minsan tayo, Sister Doraline, ay namumroblema kung ano na lamang ba ang kakainin, ano na lamang ba ang iinumin. Eh, yung mga simple na galing sa kalikasan. Ano po? Ano nga yung mga walang muka? Ano ba yun? O yung may muka? Ang mga may muka.
Yung mga pagkain may mukha, ibig sabihin, yun ay may mata, may ilong, may bibig. Alam mo ba, Sister Freya, madali lang pala. Kasi natapos ko na ang 4 na linggo or 4 weeks in total na hindi ako kumain ng may mga mukha. So, talagang fruits and vegetable. At hindi naman po ako nang hina. At ang magandang balita, siyempre, lumit ang aking bewang, gumaan ang aking timbang, pero nandoon pa rin yung lakas. Hindi siya nabawasan, bagkos ito ay talagang nagpasigla ng aking katawan. Alam niyo po, mga minamahal naming taga-subaybay, yan po ang benefits ng pagkain ng malusog. Ano, Sister Doralyn? Sa ayaw mo at sa gusto, kapag mga healthy foods ang ating kakainin, alam nyo, napakaganda ng side effect. At ang side effect, ikaw ay kikinis, ikaw ay magiging slim, kahit hindi ka masyadong nag-exercise, yung exercise na mga simple lang, walking, di ba? Yeah. Naalala ko nga ang aking mga kapatid kasi syempre, di ba, sa amin maraming buko. Imaginin mo yung mamroblema ka sa ulam, nandyan lang naman pala yung pagkain na available lang sa bakuran. Tama. Ang mahal pa naman ng sibuyas, hindi mo na kailangan. Oo. Mahal ng mga ingredients, hindi mo na kailangan. Pero mabubusog ka at lalakas ka. Kasi itong soup na, itong power soup na ito talagang buko lang, sabaw lang ng buko at yung buko meat. At saka nga, sa probinsya, libre na rin yung saba, di ba? Yes. Libre na rin yung kung may tanim kang blue turnip. At libreng-libre na rin yung kung kamote, ang gabi. Naalala ko tuloy Sister Doralyn sa Pulilyo. Libreng-libre din doon kahit ilang buko ang kainin mo. Kaya para ding sa Magallanes. Ano? Na-miss mo bang umuwi? Na-miss ko tuloy umuwi sa Pulilyo Island. So, Sister Chinchin, nandyan ba yung ano, yung finished product? Ipakita natin kung gaano kaganda naturally. Maienganyo po kayong kumain kahit mga bata. O, di ba? Ayan natural po. Color. Ayan. Buko with banana. Power. Power soup. Okay, shout out kay Elder Sam Patalinghog na nasasarapan sa ating recipe kahit na siya ay hindi pa nakakatikim. Mukha raw masarap. Thank you po, Elder Sam. O, yung pong nandito sa malapit lang, pwede po kayong pumunta. Meron po kami niyan ngayon. Opo, kung sino yung makakapunta dito na nasa malapit, ay may nakaready po kami na power soup na talaga pong kayo ay lalakas at magugustuhan niyo po. Ayun. So, huwag po ninyong kalilimutan. Again, next month, sa last Sunday, another menu. Abangan. Yan po ang ano namin ni Doralyn. Kami ay sa gabay sa kalusugan ay yung pong mga recipe na mga mura na masustansya at talaga po namang magugustuhan ninyong lahat. Baka, Sister Doralyn, may gusto ka pang batiin. Yes, mura kung minsan free pa. Ayun. Siyempre, binabati ko ang aking family na nasa UAE. Ganon din ang aking mga kaibigan. Meron akong kaibigan sa Iloilo. Lagi din siyang nakaabang. So, hello sa ating mga kaibigan, sa ating mga taga-subaybay. Pwede ko rin bang batiin yung aking mga kamag-anak naman sa Pulilyo Island? Ayun po. Siyempre na maraming naman. Na maraming ang niyugan na libreng-libreng makagawa ng power soup. At doon ay libre din ang gabi, libre na rin ang saba. Ewan ko kung meron sila ng tanim na blue turnip sa Pulilyo Island. Siguro pag uuwi ko sa November, shout out po sa inyo lahat dyan. Sa November, dadalhan ko kayo ng blue turnip. Marami ka pa bang pinatubo, Sister Doralyn? Marami akong buto. Maraming buto. Ayan.
Para pag nauwi tayo ng pulilyo, 'di ba? Nakasama na kita sa pulilyo, ay pag umuwi tayo doon, ay libre lahat ang ating ingredients. Ano po? Yes. At binabati ko rin yung aking mga kapatid na nasa iba't ibang dako ng sanlibutan ito. Ang Ate Tabet diyan sa Dubai, binabati kita. At sana maluto mo rin ito dahil alam kong mahilig ka rin sa soup. At yung mga kapatid ko sa Alfonso Cavite, Ate Lyobi Peril, Glenda Lanes, ayan po, doon ay libre din ang nyog, ang buko, libre ang blue ternate kasi meron kayong tanim dyan, at libre din ang, hindi pala libre ang saba. Pero mura lang. Pero alam ko, si Kuya Nick, may tanim na gabi dyan. Ano po? So, yan ang inyong masarap na power soup. Power food para sa lahat, mula bata hanggang matanda. Ayun. Thank you, Head Ana Patalinghog. Salamat po sa iyong panonood at yung pangako namin sa iyo na masarap na pagkain sa Linggo. Kala ko ngayon yun, inanda namin ng marami. Kala ko dadating ka, kaya sana makatikim kayo ni Lisa. Nito niluto namin ni Sister Doraline. At talaga namang ikaw ay lalong lulusog. Ayun po. Okay, so bago po tayo tuloy ang magpaalam, tayo po ay yumuko para sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat po na minsan pa kami ay nakapagbahagi sa tulong ng Holy Spirit kung ano ang masustansya, simpleng pagkain na pwedeng-pwede sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya at sa patnubay na ibinibigay niyo sa amin. Patuloy mo po kaming gamitin at patuloy kaming maging blessing sa bawat isa sa buong maghapon. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Muli po, wag po kayo, antabayanan nyo naman po ang susunod na programa na ito ay... Ayon sa kasulatan, gabay sa mga kabataan. Yes. Ayon po, subaybayan po ninyo ang lahat ng programa ng ASK na ayan po ay tunay na mga kapakipakinabang. Hanggang sa muli po. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad